That's one of the exception under the law na pag ang rapist at saka yung offended party nagpakasal, it has the effect of the extinguishment of criminal liability. May tanong dito sa ating Facebook. May kilalaro po siya Kuya Mark na nakakulong. Pinapatawad na po ng complainant. Pero nahatulan daw ng 2 counts ng reclusion perpetua. Ano ba ang dapat gawin ng complainant para makalabas po ang akusadong pinatawad na at gustong palabasin? Rape po yung naging kaso. Oh, rape ang isang kaso. So, kung pagpatawad lang, so kailangan mag-file ng manifestation sa court kung pending pa ang kaso. I don't know kung yung kaso na yan final and executory na ba. Kasi sabi ko nga, as a general rule, yung pagpatawad ng isang offended party, it will not extinguish the criminal liability as a general rule. But exception dyan, yung rape law, for example, nagpakasal ang rapist at saka yung offended party, it has the effect of the extinguishment of criminal liability. But kailangan ang kaso pending pa. Kasi kung hindi pending ang kaso, kasi final executory na, ano bang ipapatawad kung may decision ng korte? So I need to know kung yung kaso na yan, final na ba or still pending with the court? Kasi hindi naman din, Kuya Mark, lahat ng rape cases ay nahahantong doon sa kasalan, di ba? Oo, tama. So, pwede naman magpatawad. Walang problema yan. But the court will decide not based on the pardon of the offended party, but based on the evidence. So, pag wala ng enough evidence kasi umatras na yung mga complainant, umatras na yung mga witnesses, the court will dismiss the case. Not on the ground of the pardon of the offended party, but on the ground of lack of evidence. Tsaka, Kuya Mark, in your experience, meron bang ganun na kliyente na nag-rape tapos ang hantong sa kasalan? May ganun. So, dami nangyari dyan na normally kasi, kunwari, rape, dinimanda ng babae ng rape yung isang lalaki, pero actually, may relasyon sila. Tapos, nagka-bukuhan kasi dinimanda lang pala ng rape kasi sabi ng nanay, idemanda mo ng rape ang boyfriend mo para ganun. So, para secure. So, nagkasundo sila. Nagpakasal. Ang tanong dyan, may rape ba? Walang rape. Kasi sabi ng batas, ang rape kasi, absence of consent. Yun ang rape. But kung voluntary sexual act, it's not rape. Rape, don't forget, ang rape pag may sapilitan na pakikipagtalik, yun ang rape. Pag wala namang sapilitan, hindi rape yan. But for example, granting na kunwari may sapilitan na nangyari, tapos nagpakasal yung dalawa, it will dismiss the case. That's one of the exception under the law na pag ang rapist at saka yung offended party nagpakasal, it has the effect of the extinguishment of criminal liability. Iba din yun, Kuya Mark, kung ang biktima ay minor de edad. Ay, kung minor, mas antindi yun. Pag minor ang isang biktima, kahit hindi naman pwede sila magpakasal in the very first place, hindi pwede magpakasal ang isang minor, maybe after kung reaching the age of 18 na yung biktima tapos nagpakasal sila, it will also dismiss the case on the ground of marriage between the offended party and the rapist. Pero halimbawa, Kuya Mark, may final conviction na guilty yung suspect. Tapos sa dulo, nagpakasal sila. Pwede ba yung ganon? Pwedeng ganon. So, actually, hindi pa maging final yan yung rape case kasi reclusion perpetua yan. Automatic appeal talaga yan. So, kahit na mag-convict siya sa RTC, walang appeal. Automatic maging appeal yan kasi ang kaso is reclusion perpetua. Lifetime imprisonment yan. So, automatic appeal yan sa higher court. Pag ganon, hindi pa maging final yan. So, pag nagpakasal sila, it will dismiss the case kasi that's one of the exception under rape law na pag nagpakasal ang offended party and yung rapist has the effect of the extinguishment of criminal liability. Yeah, Mark, yung mga ordinary rape case po ba, siyempre, ang Supreme Court final arbiter, kataas-taas ang hukuman. Umaabot ba yan doon, kahit ordinary rape case? Minsan, umaabot doon, kasi sabi ng batas, kasi yung kasong rape naman is reclusion perpetua ang penalty. Normally, umaabot doon sa Supreme Court ang mga rape case. But sabi ko nga, criminal laws are construed liberally in favor of the accused. So ibig sabihin doon, kahit on appeal pa yung mga kaso, kung nagligawan yung rapist and yung offended party, it will dismiss the case. Kasi one of the exception kasi ng rape law is pag nagpakasal yung dalawa, ma-dismiss ang kaso, or hindi na ma-dismiss, ma-extinguish ang criminal liability pag nagpakasal
yung akusado at saka yung offended party. Saka ako yung Mark, pag mga ganyong pasya ng Supreme Court, kadalasan nagiging precedent, ano? Nagiging, kumbaga, landmark sa mga... Landmark, basta lahat ng desisyon ng Korte Suprema, jurisprudence yan. Mm. But very basic kasi ang batas ng criminal law. Construed liberally in favor of the accused. So kung nagligawan yung dalawa, dahil love naman si offended party, nakakasal yung dalawa. Naku po. So pagkatapos, may pending na kaso na rape, madismiss ang rape case. Ang gagawin lang ng abogado, isubmit lang sa korte yung marriage contract ni biktima at saka ni rapist, madismiss na ang kaso. So yun lang gagawin. Magsubmit lang ng marriage contract. So in that case, it will dismiss the case on the ground of the extinguishment of criminal liability kasi nagpakasal si offended party and si rapist.